Okay, so mga paps, sumusta pala. So ngayong araw pala, magpapalit tayo ng tie rod end. Okay? Simulan na natin ito mga paps. Okay mga paps, so bakit natin kailangan palitan ang ito, tie rod end? O nga pala, ito yung outer tie rod end. Okay? Tulad na sabi ko, may inner yan, saka may outer yan. So itong outer tie rod end na papalitan natin. So, ano bang naging effect nito pag sira ng outer tie rod end? So, itong outer tie rod end na to, kapag ano na to, sira na to, nagkukusto ng ano ng lugutok. Bukod sa lugutok, nagkukusto din to ng ano ng hindi pantay na kain ng gulong. At minsan nagkukusto din to ng vibration. Okay? So, ito yung papalitan natin. So, ang gagawin natin ngayon, bago natin palitan, syempre tanggalin natin yung gulong. So okay mga paps, natanggalan natin ang gulong. Ang next natin ito. Ayan. So, ito siya. Ito yan. Ayan. Yan yung tie rod end. Yun yung outer tie rod end. So, bago natin tanggalin yan, lagyan muna natin ng penetrating oil. Ito, yan, saka, ito. Okay. WD-40 mga paps. Yan. So, ito mga paps, kaya natin nilagyan ng WD-40 para mamaya medyo hindi naman tayo ganun mahirapan. Ito, sa pag-check nito, pwede nyo alugin yan. Up and down, tulad ng pinakita ko. Ganyan, alugin nyo. Tapos nun, tingnan nyo rin kung sira na yung boots dito. Yan. So, sinalagyan na natin siya. Next natin gagawin dito. Ito. Mamarkahan natin to. Yan. So mga paps, ito, mamarkahan natin to. Yan. Nalagyan natin to ng ganito. Ay, tape lang. Yan. Okay. Pwede kahit ano, kahit gamit kayo ng electrical tape, eh sa akin masking tape lang yung available ko ngayon. So yun ang muna gagawin ko. Basta may marka yan, okay? So pag may marka na yan, pwede na nating luwagan to. Ito nga pala, nakalimutan ko itong procedure na to. Kaya ko siya minarkahan para kahit po may guide tayo. Kasi pag walang naluwagan natin yan, tapos hindi natin minarkahan, tapos nawala sa alignment, kailangan talaga natin ipawil alignment. Pero ito, kahit na magpapalit tayo nito, mas mainam talaga ipa-wheel alignment natin pagka nasa ating ikabit. Okay mga paps? Okay so mga paps, since nalagyan na natin to ng mark, pwede na natin ito luwagan. Sa pagluluwag nito, gamit kayo ng 19mm. Yan. 19mm lang. Tapos ito, itutulak natin pa ganun. Okay? So, pwede kayong gumamit ng ano dito, ng mahabang ano, parang adjustable wrench para mas madali nyo siyang mapihit pa ganun. Pwede nyo pukpukin din ng rubber mallet yan. Pwede nyo pukpukin ng rubber mallet para lumuwag lang siya mga paps. So, basta tandaan nyo lang, dapat may mark yan. May mark dapat yan. So, since maluwag na yan, ito na ngayon tatanggalin natin. So, sa pagtatanggal niyan, tanggalin muna natin yung cutter pin. So ayan mga paps, tanggal na. Okay, so next natin ito. Itong castle na, tatanggalin natin siya. Okay, so mga paps, tanggalin ko na yung castle nut niya. Gagamit ako rito ng 17mm. Okay, tanggalin na natin yan. So ayan, iwan ko na. Okay. Okay, so mga paps, sa pansin nyo, hindi ko masyado siyang tinanggal. Ito.
So, ang gagawin natin dyan, tatanggalin muna natin yung ball joint niyan. Kaya ako ito hindi tinanggal para hindi ito pumaltek mamaya. Hindi siya pumaltek. Pwede siyang ano, pwede nyo siyang pukpukin dito sa knuckle niya. Pupukpukin nyo hanggang sa lumuwag to. Pero, ngayon, gagamitin ko itong ano, ball joint remover para hindi na tayo magpupukpuk. Okay, mga paps? So, ganito lang yan. Nga, baligtarin ko para sigurado. Yan. Tapos ito dito. Yan. Yan. Pasok ko siya dito sa loob. So, ayan na siya. Ngayon, nakaset up na yan mga paps. Next natin gagawin, ito. So, gagamit ako dito ng 19mm mga paps. Yan. Ingat kayo dito kasi pumapaltik to minsan. Kaya ganyan. Tapos, titi ko pipihit yan. Yan. Narinig nyo? Tumunog siya mga paps. Ay, sabi ko sa inyo, ingat kayo dito. Yan. Yan. So, tanggalin ko na yung castle nut niya. So, ayan. Tanggal ko na yung ano natin, yung outer tie rod end niya. Yan. Tanggalin na natin. So, ikutin nyo lang yan. Okay. So, tanggal na natin siya. So, ito na yung ano natin, yung outer tie rod end natin. So, may kasama siyang cutter pin, yung castle nut sa saka pinaka-outer tie rod end natin. Okay. Etong sa outer tie rod end natin, kayo na lang pumili kung 555 or ano, KYB. So, pinili ko KYB. Bahala na lang kayo kung ano yung gusto nyo. So, sa pagpapalit ito, siguraduhin nyo na same size sila. Magkapareho sila ng size. At saka yung position nila, pareho. Kasi meron itong left and right. So, huwag kayong magkakamali na pagpalitin ito. Okay? So, tandaan nyo yung position niya. Ito yung position. Ito yung tinanggal natin luma. Ganyan yan. Yung pagkakabit niyan. Ganyan din dapat yan. Ito yung ball joint niya. Yan. So, ito ball joint dito. Yan. Although lumalaban pa rin siya, pero hindi na siya kasing tigas. Ito. Tingnan niyo, ah. Oh. Madali ko na siyang natutulak ng isang daliri. Yan. Lumalaban pa, pero hindi na ganun katigas. Unlike dito, sa bago, ilang diinan ko. Yan. Yan. So, ganun siya. So, okay mga paps, ilalagay na natin yung ano natin, outer tie rod end niya. Ito, nilagyan ko muna ito ng grasa. So, huwag nyo rin kakalimutan yung position niyan. Okay, yung position niyan. Ito, ginawa ko naman to, nilagyan ko na siya ng marka. Nilagyan ko siya ng tape para wala, hindi ito mawala sa alignment. Pero usually, kapag gagawin nyo itong procedure na to, kailangan natin, pagkatapos paltan yan, ipapawil alignment nyo to. Okay, ito hindi ito ganun ka-perfecto, pero syempre DIY, at least kahit paano, hindi mawawala sa wheel alignment natin. Ganito lang sa pagkakabit niyan, yan. Ikot ko lang yan. Yan. Tapos nun, pwede nyo na ipasok yan dito. So ito mga paps, ilalagay ko na itong ano, yung outer tie rod end niya dito sa steering knuckle. So ganito lang yan. Pinantay ko yan dyan. Tapos may shoot nyo to. May shoot nyo na to dito. Yan. So okay mga paps, nalagay ko na yung ano niya, yung outer tie rod end niya dito sa steering knuckle. So ito, lalagay na natin yung castle nut niya. Yan. So dito, huwag muna natin higpitan to, okay? Normal na ano lang yan, hindi pa ganun kahigpit yan. Ang gagawin ko ngayon, higpitan ko muna to mga paps, okay? 19mm rin gamit ko. Siyempre, pagpahigpit, pakanan na. Yan. Sa kanan. Yan. So ayan, mahigpit na to mga paps. So okay mga paps, higpitan na natin yung castle nut. Eto. Bago natin lagay yung cutter pin, syempre, kailangan natin higpitan to. Base sa specification nito, ang torque, ano nito, torque specs nito, 49 Nm. Estimahin ko na lang, gawin kong 50 Nm. Gagamit ako rito ng torque drive, o torque wrench. Sorry mga paps. So gamit ako nito. Yan.
So yan. Okay na yan mga paps. Na-hit ko na yung 50. 49 to 50 Newton meters na yan mga paps. Eto, bagong caterpin gagamitin ko. Ganun lang yan. Yan. Tapos, tutupi ko yan dito. So mga paps, tapos ko nang mahigpitan nitong castle nut natin. Tamang higpit niya. Nalagay ko na yung caterpie. Na-check ko na rin yung higpit nitong lock nut dito. So, wala namang masyadong nabago sa alignment niya kasi may marka tayo dito. Okay? So, ganun lang kadali magpalit ng ano, ng outer tie rod end. Ito. Yan. So, basta may narinig yung kalampag. Okay? Ganito na lang. Kung may nakita ko yung sira dito. Yan. Tapos, inalug nyo. Pwede nyo palitan itong ano, itong outer tie rod end. Okay, so mga paps, hanggang dito lang yung video ko. Sana nakatulong tong video na to kahit simple at basic lang siya. O nga pala, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng mga gantong basic na video. At huwag nyo kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. So paano mga paps, yung kabila naman ng titrayan ko. Hanggang sa muli.